city or entire region may be endangered by a lethal agent. The conditions at your location make this a possibility. Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng Philippine Red Cross sa mga komunidad ng Batanes matapos rumagasa ang Typhoon Kiko noong nakaraang buwan. Tinatayang 500 ng pamilya mula sa Basco, Uyugan, Mahataw at Sabtang ang makakatanggap ng shelter toolkits, tarpaulin for temporary shelters, jerrycans with water tablets para sa masligtas na inumin, solar lamps at flashlights sa mga susunod na linggo. Noong rumagasa ang Typhoon Kiko, ay agad na nagpadala ang Philippine Red Cross ng relief items sa pamumuno ni Chairman Dick Gordon. Ang mga kagamitan ay agad na nagpadala sa Batanes, kasama rito ang motorcycle, dalawang portable generators at solar lamps upang makatulong sa operasyon. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng relief operation sa isla upang makapagbigay ng pag-asa sa mga nasalanta ng Bagyong Kiko. Para sa susunod ng balita, Hot Meals on Wheels ipinadala sa Gattaran, Cagayan. Sa kabuuang balita, Mikey. Hot Meals on Wheels ipinadala sa Gattaran, Cagayan. Patuloy ang Philippine Red Cross sa pagbibigay pag-asa sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Noong nakaraang September 30, ang Philippine Red Cross Cagayan Chapter ay namahagi ng hot meals sa COVID-19 affected individuals sa Sitio Padong Sul. Isa itong AITA ancestral domain sa barangay na Dungan, Gattaran, Cagayan. Namahagi ang PRC staff at volunteers mula sa Cagayan Chapter ng lugaw at face mask sa 480 katao na binubuo ng mga bata, person with disability at senior citizens. Sa kabuuan, namahagi ang PRC Cagayan Chapter ng hot meals sa 3,707 individuals sa iba't ibang sulok ng Cagayan bilang responde sa COVID-19 pandemic. Ito si Mikey La Torres, nag-uulat para sa Red Report. Salamat Mikey. Sa ibang balita, Philippine Red Cross, handa na magbakuna ng mga bata ayon kay Chairman Dick Gordon. Sa kabuuang balita, Angela. Ayon kay PRC Chairman at CEO Senator Dick Gordon, handa na magbakuna ang Philippine Red Cross kung sino man ang prioridad ng gobyerno. Iniaantay lamang ang written directives para makapagbakuna na ng mga bata na nasa edad na 12 to 17 years old. Noong nakaraan na September, inaprubahan na ang pagbabakuna sa general population sa rekomendasyon ng IATF. Dahil sa inaasahang pagbubukas ng mga eskwelahan sa susunod na taon, inaasahan ni Chairman Gordon na bababa na ang vaccine hesitancy matapos makatanggap ng consistent vaccine supply mula sa gobyerno. Ayon kay Chairman and Senator Dick Gordon, the best protection against COVID-19 is to get vaccinated. By getting vaccinated, you will not only be able to take good care of yourself, but also protect the people around you, your family, your friends, and your community. Upang magparehistro sa pagbabakuna, tumawag lang sa 1158 or mag-email sa 1158-appointments@redcross.org.ph. Angela Chavez, The Red Report. Patuloy lang sa pagtutok sa mga balitang hatid ng nangungunang humanitarian organization ng bansa. Ito ang Philippine Red Cross, always first, always ready, always there. Ako si Ben Panga at ito ang The Red Report. Volunteers plus logistics plus information technology equals a Red Cross that is always first. Always ready, always there.